Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-26 sa buwan ng Hunyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, Batangas niyanig ng magnitude 5.7 na lindol, intensity 5 na itala sa Oriental Mindoro at ilan pang lugar. Sunod-sunod na insidente ng nakawan sa Barangay Santa Maria Village sa lungsod na itala. Mga gamit sa excavation sa isang lote sa barangay Ibabais, kinumpiska. Sa detalye ng ating mga balita, tuloy-tuloy ang konstruksyon ng protection dike sa bahagi ng barangay Bukayaw na isa sa mga proyekto sa inisyatibo ni 1st District Congressman Doy Leachon. Ayon sa namamahala sa paggawain na si Foreman Marcelino Amparo, inumpisahan ang naturang proyekto nitong buwan ng Marso at inaasahang matatapos sa ikalawang linggo ng Hulyo. May pondong mahigit 18 milyong piso ang protection dike. Inaasahang magiging malaking tulong ito bilang pananggalang sakaling tumaas o lumaking muli ang tubig sa Bukayaw River. Sa ibang balita, sa inisyatibo ng City Government of Calapan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng City Tourism at City Public Safety Department, sumailalim ang mga kinatawan ng Hotel and Resort Association ng syudad sa tatlong araw na Disaster Risk Reduction Management Training for Accommodation Establishment of Calapan na nagsimula nitong 26 ng Hunyo ng kasalukuyang taon. Layunin nito ayon sa naging mensahe ni na PSD Chief Nelson Aboboto at City Tourism Officer Christian Gaud na maging handa at magkaroon ng tamang plano, programa o proyekto ang mga naturang partisipante hinggil sa mga kalamidad na posibleng maganap anumang oras gaya ng lindol. Anila pa nararapat rin numanong magkaroon ng first aider, first aid kit, fire brigade at ilan pang pangkaligtasang pamamaraan at kagamitan ang bawat establishmento upang mapangalagaan ang kapakanan ng lahat ng nasa loob ng resort o hotel. Sa uli na katakda namang sumailalim sa iba't ibang aktwal na aktibidad ang mga naturang partisipante gaya ng bandaging, emergency transfer, CPR, lecture and demo, basic water safety survival at rescue techniques na inaasahang maibabahagi ng mga ito sa iba ang kanilang mga matututunan. Samantala, sa patuloy na pag-usad ng seminar hinggil sa Result-Based Performance Management System ng Kagawaran ng Edukasyon, ika-26 ng buwang kasalukuyan, sumailalim na rin sa pagsasanay ang mga guro ng Bacoor District na idinao sa isang resort sa lungsod. Binigyan diin ni District Supervisor Alfonso Encisa ang mga pamamaraang ginagawa ng DepEd upang higit na maging epektibo ang pagtuturo ng mga guro tungo sa mas mahusay na kalinangan ng mga mag-aaral. Ayon kay Dulangan Dos Elementary School Principal 2, Francisca Gonzalez, layunin ng programang ito na masukat ang kakayahan ng bawat guro sa pagtuturo at siyang maging basehan ng mga insentibong ibibigay sa mga ito. Actually, ang purpose po ng RPMS na ito ay ibabase dito yung performance ng teacher sa mga bata. Doon sa binibigay nilang bonus, productivity, yun po yung purpose nila. Anya pa, handa at may sapat na kakayanan ang bawat guro para mabigyan ng tamang edukasyon ang mga mag-aaral. Actually, yun na nga, dapat maging teacher ka, maging handa sa multi-grade combination classes. Mayroon man, medyo mahirap man sa kanila, pero sa totoo lang, sa ngayon ay magagaling na yung mga yan. Yung seminars, meron naman seminars tulad sa mga multi-grade, sa mga combination classes. So, siguro naman ready na yung mga teacher sa bagay na yan. Sa uli, nananawagan siya sa mga kapwa guro na ipagpatuloy ang pagiging masipag at maunawain kasunod ang pasasalamat sa mga ito sa walang sawang pagganap sa kanilang tungkulin. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba.
Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with a future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Kaugnay ng mga nararanasang panakanak ang pagkawala ng kuryente sa iba't ibang panig ng lalawigan. Ayon kay Engineer Humphrey A. Dolor, Institutional Service Department Manager ng Ormeco, may dalawang klase ng sanhinang brownout. Ito ay kulang sa supply ng kuryente at technical problems. At binigyang diin niya na hindi kakulangan sa produksyon ng hydropower plants ang sanhi ng brownout ngayon. Ang nararanasan nating brownout ngayon ay hindi dahil kulang ang ating supply ng kuryente. Dahil nga nagkakaroon na ng tubig ang ating mga hydro, nakabaliktak ating hydro galing sa sambuwang maintenance, okay ang ating supply ng kuryente. Pero ang problema natin ay ating mga linya. Noong buwan ng Mayo, interruption report, puro linya, MPC 69KB line. Itong MPC 69KB line, ito yung malalaking linya, matataas na poste. Diyan pumapasok lahat ng ating supply, then saka yan bababa. Papunta sa ating mga bahay. Itong linyang ito, hindi ito pag-aari ng co-op. Ito'y pag-aari ng National Power Corporation. So, meaning to say, hindi natin control ito. Dahil, minsan din naman, technically speaking, ang ating mga supplier, yung mga dependent power supplier, ay nasisiraan din ng kanilang mga makina. Kapag nasira yung makina na yon, biglang sisirok lahat sabay-sabay kasi yan eh, yung mga makina na yan. So parang naapektuhan din yung iba. So nagkakaroon ng total shutdown. Pero ito naman ay saglit lamang, hindi naman ito pang matagalan. Kapag na-stabilize na uli ang lahat ng linya, na-synchronize na uli ang ating mga supply, may aangat na uli natin yung mga nag-trip. Ito kasi parang protection measure din ng ating mga, ng ating system. Dahil pag hindi ito bumitaw, maaaring maka-apekto ito sa ating kabahayan, sa ating mga household. Anya pa sa